Palakpakan po natin ang Panginoon. Pagpapakita ng ating Panginoon sa sanlibutan, yung tinatawag na Epipanya. Saan ba nanggaling ang salitang Epipanya? Ito po ay galing sa root word na Greek, na kung saan ay ang root word po nito ay pininein, na ang ibig sabihin po ay to show, to reveal. Kaya nga, pagpapakita ng ating Panginoon sa sanlibutan, manifestation o revelation ng ating Panginoon sa kanyang pagiging anak ng Diyos, hindi lamang inireveal sa mga Israelita o mga Hudyo, kung hindi sa buong mundo, sa pamamagitan ng mga pantas na sumisimbolo ng representation ng mga hintil. Ano? Para maunawaan po natin ang pagpapakitang ito, na kung saan ang pinakatema ng ating mga pagbasa po ngayon ay patungkol sa ilaw. Sa unang pagbasa na kinuha po natin sa aklat ni Propeta Isaías, binibigyan ng diin ang ilaw. Sa ating ikalawang pagbasa na galing sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, nagliliwanag ang Panginoon. Kaya nga, may lihim na sinabi si San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Ano ang lihim na ito? Patungkol sa pagiging tagapagmana din ng mga hintil, hindi lang ng mga Israelita at ng mga Hudyo. At ang ating ebanghelyo, nagliliwanag ang tala na kung saan ito ang sinundan ng mga pantas patungo doon sa mas nagliliwanag na katotohanan, ang sanggol na ating Panginoong Hesus. Para bagang ang ating mga pagbasa ay sabik sa ilaw, sabik sa liwanag na iniintay ng sangkatauhan. Sa Amerika po, mayroon pong isang lugar sa Alaska na tinatawag pong Otkigbik, Alaska. Nandoon po ito sa north tip ng Alaska, na kung saan ay 65 days na nawawala ang araw. Nakita ko po sa website ng CNN, noong 2020, lumubog ang araw sa bandang 1:30 ng hapon. At alam niyo po ba kung kailan ito sisikat uli? January 23, 2021. Mahigit 2 buwan na wala silang araw, puro gabi. Ano? At mayroon naman pong paliwanag kung bakit ganito po ito. Na marahil kung bakit ko po ito nababanggit ngayon, kagaya po ng ating mga pagbasa, sabik na sabik sa ilaw, sabik na sabik sa liwanag ang mga tao. Marahil, noong magpakita ang araw, marahil sabik na sabik ang mga tao doon. Dahil mantakin niyo po, mahigit 2 buwan na hindi nagpakita ang araw. At ito ang tema ng ating unang pagbasa, na kung saan ang sabi po dito ay magliliwanag ang Jerusalem at lalapit ang lahat ng mga Hudyo, ng mga Israelita, dahil galing sila sa kanilang exile sa Babylonia. Subalit sa bandang huli ng ating unang pagbasa, ang sinasabi doon ay hindi lamang mga Hudyo, hindi lamang mga Israelita ang lalapit sa liwanag ng Jerusalem, kung hindi maging ang mga ibang bansa na kung saan naaakit at naiingganyo sa liwanag na kung saan ay galing sa Jerusalem. Ang liwanag na ito ay hindi per se galing sa Jerusalem, kung hindi sa pamamagitan lamang ng Jerusalem ginamit ang liwanag. Subalit ang liwanag na ito ay
walang dilit iba ang ating Panginoon. True Jerusalem, hindi liwanag ng Jerusalem, kung hindi sa pamamagitan lamang ng Jerusalem, na kung saan ito nga po yung pagpapakita sa atin na nire-remind ang mga Hudyo, ang mga Israelita, na dapat tanggapin ninyo ang liwanag na ito dahil darating ang panahon, ang ibang bansa ang makakatanggap nito, ang mga Hintil. Dahil para po sa mga Hudyo, kung atin pong titingnan ang kanilang paniniwala, sila lamang po ang ililigtas at para lang sa kanila ang kaligtasan. At sa ating unang pagbasa, ikalawang pagbasa, nasabi ko nga po kanina, kinuha po natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, ang lihim na sinasabi ni Pablo na kung saan ay noong una pa man, sinasabi na nilang Hudyo lamang ang ililigtas. Kaya nga mayroon pong konsepto ang mga Hudyo na nilikha lang ang mga Hintil. Ang mga Hintil po ay maliban sa mga Hudyo. Kaya kasama po tayo dito sa mga Hintil. Ano, mga Amerikano, Aprikano, Italiano, Pilipino, mga Hapon, lahat maliban sa mga Israelita at mga Hudyo. Kaya sabi nila, dalawa lang klaseng tao ang nilikha ng Diyos, Hudyo at Hintil. Subalit ngayon sa ating ikalawang pagbasa, sabi po ni Pablo, binibigyan po tayong ng isang kaganapan na tayong mga Hintil din po ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos, kaharian ng langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung lihim na sinasabi ni Pablo. Kaya nga sa ating ebanghelyo na kung saan sa pagpapakita ng mga pantas na ito, alam ko po ang inyong batian ay Happy Three Kings. Ano? Dahil para sa atin, ito ay tatlong hari. Subalit sa ating ebanghelyo ay walang nabanggit na tatlong hari. Kung hindi mga pantas, wala din pong hindi po ito quinantify kung ilan. Basta't marami, dahil plural ang ginamit, mga pantas. At ang mga pantas na ito, kung titingnan po natin, sabi ko nga kanina, representasyon ng mga Hintil na nagpakita sa kanila ang ating Panginoon. Tatlong figura ang makukuha po natin sa ating ebanghelyo. Ang una, ang figure ng mga mago, ng mga pantas. Tingnan niyo po ang ginawa ng mga pantas mula sa silangan. Sila po'y mga astrologer marahil, sila'y mga fortune tellers, sila'y mga magicians. Marami pong pinapalagay kung sino sila. Dahil kung titingnan po natin, ang magos o magi, galing po dito ang salitang magician. Kaya sila ang nakakaalam sa mga nangyayari, sa mga lumalabas, sa mga heavenly bodies. Kaya sinundan nila ang tala na para sa kanila'y ito ang hudyat na isinilang ang hari ng mga Hudyo. Sa kanilang pagsunod hanggang sa sila'y nakarating doon sa palasyo ni Herodes. At doon sa palasyo ni Herodes, kung titingnan po natin, ano, ang pagsunod ng mga pantas nandoon sa palasyo ni Herodes, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na kung saan ikalawang ating pagninilayan. Ang importante lamang po sa mga mago, sa mga pantas, they acted on it. Hindi po sila'y naupo na lamang, hindi sila naghintay na lamang, kung hindi hinanap nila, sinundan nila ang tala na pinanggagalingan ng liwanag. At ang tala na ito'y ito ang nagbunsod sa kanila para makita nila at madiskubre ang anak ng Diyos, ang tunay na liwanag. Bagamat ang guide nila ay liwanag, para ituro sa kanila ang tunay na liwanag, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ikalawa, ang mga punong saserdote at mga eskriba, naturingan na sila ang may alam sa mga batas, naturingan na sila ang may alam sa lumang tipan. Kaya nga noong tanongin sila ni Herodes, anong sabi ni Herodes?
kailan ipinanganak ang Mesiyas, kinot ng mga eskriba, ng mga punong saserdote, ang sulat ni Propeta Mika. Ang sabi po dito ay, ganito ang isinulat ng isang propeta, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Sa kabila ng kanilang pagiging, sabihin natin, eksperto, well-versed na mangyayari pala ang kapanganakan ng Mesiyas, tingnan niyo po ang ginawa ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Baliwala, taken for granted. Sino nga ba ang pwedeng mangialam? Para bagang sinasabi nitong mga to na, ikong sumilang, hindi sumilang. Kung iahambing po natin sa mga mago, kung iahambing natin sa mga pantas, nagsikap ang mga pantas, nag-exert ng effort, maging ang kanilang talento ay ginamit para nila makita ang Mesiyas na ito na ipinangako. Subalit ang mga eksperto sa banal na kasulatan, ang mga punong saserdote at mga eskriba, deadma para sa kanila. Alam nila dahil kinot pa nila si propeta Mika nang itanong sa kanila ni Herodes. Subalit ayaw nilang gawin, ayaw nilang kumilos dahil para sa kanila wala silang pakialam kung isilang man ang Mesiyas o hindi. Ang ikatatlong figura ay si Herodes. Si Herodes na nagmamaang-maangan, na sinabihan ang mga pantas na sabihan siya, ituro sa kanya pag nakita nila. Ang sabi dito nang sa ganun, ako rin ay makasamba. Subalit ano ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip? Pagkatapos na makita ng mga pantas ang ating Panginoon, mag-iba kayo ng daan pauwi. Ibig sabihin, huwag niyong puntahan si Herodes dahil hindi tunay na sasamba. Kung hindi, papatayin ni Herodes ang ilaw. At ito nga po ang nangyari sa ikalawang araw, ikatatlong araw ng ating mula sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, ipinagdiriwang po natin ang mga martir na mga bata na ipinapatay ni Herodes. Sa kanyang pagsusurvey, 2 years below, kailangang patayin. Mula sa kanyang kaharian hanggang sa mga karatig. Kaya nga, ano ang ginawa ng Anghel Gabriel? Napakita sa panaginip kay Jose na nung sabihin ay, bilis, dalhin mo ang bata sa Ehipto dahil pagtatangkaan siya ng buhay ni Herodes. Papatayin ang bata. Sa tatlong figurang ito, mga mago or pantas, punong saserdote at mga eskriba at si Herodes, na kung saan sa una naghanap sila ng ilaw at ipinagkaloob sa kanila, nahanap nila ang ilaw, natagpuan nila ang ilaw. Ikalawa naman ay didma sa ilaw, wala silang pakialam, dumating man ang ilaw na yon, para sa kanila, ano yon sa amin ngayon kung dumating ang ilaw? At si Herodes naman, gusto niyang patayin ang ilaw. Sa tatlong ito, marahil ang hamon sa atin ng ating Panginoon, na kung saan sabi ko nga po ay, ang tema ng ating mga pagbasa ay patungkol sa ilaw na nagliliwanag. At ang ilaw na ito'y, ito ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Kaya nga, ang kaligtasan na bigay sa atin ng ating Panginoon, noong nakabayubay siya sa krus, hindi lamang po para sa ating mga Katoliko, kung hindi sa lahat ng tao, sino man ang sumampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga, the universality of salvation ipinapahayag po dito sa ating ipinagdiriwang po ngayong dakilang kapiyastahan ng pagpapakita ng ating Panginoon. Epipania, pagpapakita sa sanlibutan, pag-aanyaya ng ating Panginoon na ang bawat isa ay inaanyayahan, bagamat regalo po itong kaligtasan sa atin. Subalit, kailangan pa rin po nating pagsumikapan
Dahil sa bandang hulihan, tayo rin po'y huhusgahan, huhukuman, depende sa buhay na ating inialay sa ating pang-araw-araw na pagkilos sa ating ginagalawan. Ang pagpapakita ng ating Panginoon, sabi ko nga'y isang pagpapaalala sa atin na ang kaligtasan ay nasa atin. Sana huwag po itong mawala dahil ang kaligtasan na ito ay regalo. Sa lahat ng tao, ito'y iniaalay ng ating Panginoon. Ang kaligtasan na ito'y libre, iniaalay ng Diyos, ibinuwis niya ang kanyang buhay, dumanak ang dugo sa tagiliran ng ating Panginoon na mula sa puso bilang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya kung atin pong sasayangin ang kaligtasan na ito na hatid sa atin, kagaya na rin po tayo ng mga Hudyong nag-reject sa ating Panginoon na siyang tunay na ilaw. Nawa masundan po natin ang ilaw na ito, kagaya ng mga bago o mga pantas na hindi tumigil hanggang makita nila at madiskubre ang ilaw na naghahatid ng liwanag at buhay na walang hanggan. Amen.